Alam ko po, marami sa inyo nagpapagot mag house to house. Sino ba dito sa inyo mga nag house to house? Masaya yung mga kwentong nakukuha natin. Pero bakit ba natin hinihikayat kayo mag house to house? Dahil tingin po natin, ito yung pinaka-epektibo na babasag sa mga kasinungalingan dahil tao sa tao, puso sa puso ang pag-uusap. Alam ko po, ipagpunta nyo lang ngayong araw, napakalaking sakripisyo sa inyo, di ba? Maaga pa, mainit, gutom, uhaw, naubos na yung mga baon na tubig. Pero andito pa din kayo. Bakit kayo andito pa din? Dahil malalim na ang gabi. Dahil sa pag-asa. Di ba nararamdaman natin na buhay ang pag-asa sa puso ng bawat Pilipino? Kanina po, pinapanood ko sa Facebook yung mga videos, tinitingnan ko yung mga pictures. Yung mga pumupunta dito, ang dala nilang mga baon, hindi lang para sa sarili nila, kundi ang dala nilang baon, dinadamay nila yung iba. Kanina nakikita natin, pag nangangailangan ng medic, yung ating volunteer medics, nagtatakbuhan. Pag sinabing kailangan ng tubig, nagsishare ng mga tubig. Kanina may ice cream, gusto ko sanang lasahan, pero pagdating ko, ubos na. Pero di ba napakasarap sa pakiramdam? Napakasarap sa pakiramdam na nakikita natin na ang Pilipino nagtutulungan. Marami po sa atin nag-aakusa. Kaya daw napakarami yun dito dahil sa mga artista. Totoo ba yun? Marami din nagsasabi, nandito kayo dahil lang sa aming mga kandidato. Totoo ba yun? Hindi yun totoo. Pero nandito kayo, bawat attend nyo ng rally, umuwi kayo, nararamdaman nyo sa inyong mga puso yung saya. Diba? Ang pakiramdam nyo, mabait pala ang Pilipino. Nagmamahalan pala ang mga Pilipino. Nagtutulungan pala ang mga Pilipino. At pag ganito ang pakiramdam ng bawat isa sa atin, sasabihin natin, may pag-asa pa ang Pilipinas. At yun po yung dahilan kung bakit nagsasama-sama tayo ngayong gabi. Dahil lahat tayo naniniwala na pag nagkaisa ang taong bayan, pag tayo ay nagkakaintindihan, pag tayo ay sabay-sabay lumalaban para sa disente at matino na pamamahala, may pag-asa pa ang ating bayan. Gaya po ng mga nasa malalayo, nakikita na lang natin sa mga drone shots, napakalayo na nila. Siguro kung hindi naman sila interesadong makisama sa krusada natin, malamang kanina pa sila umuwi. Pero bakit karamihan nandito pa din kahit gutom na? Dahil gustong iparamdam sa bawat isa na sama-sama tayo sa laban na ito. At dahil yung laban namin ni Senator Kiko, laban nyo din. Siguraduhin po natin maparamdam sa bawat, sa kapwa po nating Pilipino, ang pagmamahal natin sa kanila. Alam ko marami sa inyo nakikiaway sa Facebook. Sobrang natatouch naman po ako pag dinedepensahan nyo ako. Pero yung pakiusap ko lang, meron namang mas magandang paraan sa pagdepensa. Yung ayaw po natin ginagawa nila sa akin, huwag na po natin sa kanilang gawin. Diba? Dahil, alam nyo naman, maraming mga kabataan ngayon. Diba? Ang mga kabataan ngayon, mas tumitino tayo, mas sumusunod tayo sa mga magulang natin pag pinaparamdam sa atin ang kanilang pagmamahal. Ganun din po sana yung gawin ng bawat isa sa inyo.
ang amin pong pangako sa inyo, gobyernong tapat para umangat ang buhay ng lahat. Ito po, lagi ko itong inuulit. Wala pong pag-asa na umangat ang buhay ng lahat pag ang gobyerno natin hindi magiging matapat. Kami pong mga kandidato, lahat na pangako gagawin namin. Pero ang tanong, tingin niyo ba magagawa namin yung pagbabago kung walang tiwala sa amin ang taong bayan? Diba, bakit kami po sa Office of the Vice President, bakit ka namin nagagawa yung marami naming nagagawa kahit kulang yung aming pera? Dahil pinapangalagaan namin ang pondo ng taong bayan. At dahil pinapangalagaan namin ang pondo ng taong bayan, maraming nagtitiwala sa amin. At ito po yung klaseng pamamahala na pinapangako namin sa inyo. Isang pamamahala na nag-uugat sa pagiging matapat sa aming trabaho. Isang pamamahala na matitino at mahuhusay ang lingkod bayan para pagkatiwalaan ninyo. Siguro po nakikita ninyo sa aming mga report, kasi po lahat na ginagawa namin, nire-report namin, hindi po kami nakukontento sa isang malaking rally lang. Ang kasuluk-sulukan pinupuntahan namin, nakikita nyo ba yun? Bawat po pumababa kami sa isang probinsya, merong malaking rally sa gabi, pero buong araw, umiikot po kami sa mga bayan-bayan. Bakit kailangan namin yung gawin? Dahil yun yung klaseng pamamahala na pinapangako namin sa inyo, na gobyerno ang lalapit sa tao. Sisiguraduhin na gobyerno na pag kinakailangan siya, andyan siya. Kaya kung naniniwala po tayo sa ganitong pamahalaan, tulong-tulong po tayo. Meron po tayong 14 days pa. Marami po sa ating kumakansyaw. Nakikita ko sumasagot kayo sa Facebook. Ang sabi sa atin, wala naman kayong pag-asang manalo. Naniniwala ba kayo na wala ko tayong pag-asang manalo? Nakita natin kung sino yung mga artista, mga napakasisikat na mga singers, mga actors and actresses, mga entertainers, mga social media influencers. Dahil kahit po hindi tayo nangunguna sa survey, tumataya sa atin. Bakit kaya? Dahil malaki ang pagmamahal nila sa ating bayan.